isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa ating Rema Feels FB Live. Ilang linggo na po ang nakalipas mula ng ating Believers Camp. At naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay na-restore at napalakas. Amen po. Nakaka-bless po yung mga testimonies na narinig po natin mula sa ating mga pastor sa iba't ibang outreaches. Hindi man po tayo nagkasama-sama muli lahat. Pero ang Diyos po ay hindi pumalya na mangusap sa bawat isa po sa atin at iparanas ang presensya niya sa kanya-kanya po nating mga simbahan. Amen po. Mag-share din po ako ngayong hapon na ito ng magandang ginawa ng Panginoon dito po sa gawain po natin sa Rema Del Monte. Alam niyo po, bago po mag-camp, andun din po yung struggle na maka-attend yung mga kabataan. Dahil andun pa rin po na hindi sila pinapayagan ng kanilang mga magulang dahil sa takot sa pandemic. Na alam naman po natin na kung andun yung hadlang, kasi may magandang gagawin ang Diyos. Amen po. Alam niyo po, meron po dito isang kabataan. Ilang buwan pa lamang po siya ditong nakaka-attend sa ating gawain. Siya po ay kaklase noon ng isa nating member. Bago po mag-camp, siya po ay pinaalam sa kanyang magulang. Pero hindi po pinayagan. Sapat na daw na linggo lang siya magsimba. Kaya ayun po, pray, nilaban sa prayer at praise God po. Andun po yung paghipo ng Diyos sa mama niya. Pumayag po siya na magpunta sa camp. Kaya lang po, hindi po ganun na pwede siyang magstay hanggang gabi. Alam niyo po, andun po yung willingness sa batang ito na makadalo sa gawain. Kasi after po ng evening service, ay babiyahe pa siya 20 to 30 minutes pa uwi at kailangan niyang bumalik sa gawain sa umaga. Sabi nga po niya, sa Rema niya lang natutunan na kilalanin ang Diyos. Alam niyo po, minsan ang kabataan na to ay lumapit po sa amin. Sabi niya, gusto ko pong ma-receive yung gift of praying in tongues. Sabi po namin, i-explain namin to sa'yo at i-desire mo. Alam niyo po, yung batang ito, lagi po siyang sumasama sa prayer. Minsan nga po, after service, may isang kabataan na inaaya na siyang umuwi kasi mapapagalitan sila. Alam niyo po ang sagot ng batang ito, di ba may prayer pa? Alam niyo po, andun yung willingness niya, andun na nag-i-stay siya at nakiki-involve po siya sa gawain. At praise God po, dahil sa strong desire, na-receive po niya yung gift of praying in tongues. Alam niyo po, after camp, habang nagpe-pray daw po siya, ang sabi niya, Lord, gusto kong ma-receive. Gusto ko pong magamit. At purihin po ang Panginoon dahil ang bata pong ito ay nagagamit na po katuwang po natin sa ministeryo ng panalangin. At ang bata pong ito ay nakakapagbahagi na rin po ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid po na. Sabi nga po ni Pastor Boy, kung wala yung strong desire, hindi mo ito matatanggap. At alam niyo po, purihin po yung Panginoon. Last Sunday po, naka-receive po kami ng message mula po sa mama niya. Andun po yung pagpapasalamat po ng mama niya dahil nilapit po yung anak niya sa gawain. At nakikita po niya yung pagbabago sa anak po niya. At alam niyo po, meron pa po ditong isang kabataan. Ito pong kabataan na po ito ay nagmula po sa Rema Subic. Simula po ngayong taon ay dito po siyang nag-aaral sa atin sa Bulacan. At dito rin po siya naka-attend ng camp. Alam niyo po, during service po, andun po na makikita niyo po namin na yung batang pong ito ay puspos na puspos. At ilang beses po siyang pinanalangin. Alam niyo po, after camp po pala, itong kabataan na ito ay haharap sa matinding pagsubok. Alam niyo po, after ng ilang araw, namatay po yung lola po niya na nag-aalaga sa kanya simula po nang siya'y bata pa. Kaya pala siya inanointan. Kaya pala siya napag-pray. Kasi dadaan siya sa matinding pagsubok na andon na inahahanda siya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi po ng kabataan na ito, buti na lang po, nasa Lord po ako.
Kasi kung wala po ako sa Panginoon, hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin. Sabi niya, yung anointing po ay nandito pa rin po sa akin at pinapalakas po ako. Alam niyo po, itong kabataan na to, habang nakaburol po yung lola niya, doon na paulit-ulit po niyang piniplay yung camping. Alam niyo po, sabi niya, akala ko po pagdating ko dito, hindi ko matatanggap, mabigat. Pero alam niyo po, pinaubaya ko na sa Panginoon at andoon po na ni-restore ako ng Panginoon at lagi ko po nararamdaman ng kanyang pagyakap. Alam niyo po, itong kabataan nito, bago pa po mamatay yung lola niya, isa po na makikita po sa kanya ay yung nagrema po sa atin. Ano po yun? Rise up. Amen. Ikaw na natutulog. Alam niyo po, itong bata na to, after camping po, every day po ay laman ng simbahan. Every day po, itong bata na to ay nagtatight sa panalangin. Alam niyo po, minsan nga po sasabihin niya, magpapaalam siya sa tita niya na para magpunta sa church. Alam niyo po, ang reaksyon na ng tita niya, nakatingin na lang sa kanya. Andoon na hindi na siya sinasagot kasi lagi siyang ginagabi. Dahil andoon na gusto niyang maka-fellowship ang Lord. Gusto niya na maranasan ng tuloy-tuloy yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, minsan po, sabi niya, pwede po ba na kapag hinatid niyo po ako ulit, ipaalam niyo po ako sa tita ko na lagi na po tayong gagabihin. Para po legal na po sa kanya na aalis po ako araw-araw. Alam niyo po, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, nung kinausap namin yung tita niya, ang sabi po ng tita niya, okay lang po. Alam ko naman po na nasa simbahan siya. Alam niyo po, andun po yung pagkilos ng Diyos. Amen po, sa bawat isa po sa atin, as long as pinaglalaban po natin ang para sa Diyos. Alam niyo po, meron pa po akong i-share na dalawang kabataan po na magkapatid. Alam niyo po, itong dalawang kabataan po ito ay ilang beses na po sila nag-worker tuwing summer. At bata pa lang po sila, malinaw na sa kanila yung pagkatawag nila. Andun yung heart nila sa kaluluwa. Andun yung heart nila sa gawain. Alam niyo po, madaming struggles sa buhay po nila para makapagsimba, para makapag-camping. Pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon, itong dalawang kabataan na to, walang palya sa pagpunta sa gawain. Alam niyo po, minsan po nakikita ko po sila pupunta sa church, aalis sa church, nakapangbahay. Minsan, tinanong ko po sila, sabi ko, bakit kayo nakapangbahay? Alam niyo po, sinagot po ako nung isang mas bata. Sabi niya, hindi po kasi alam sa amin na nagsisimba kami. Payag po si mama at si papa, pero bawal pong may makakita sa amin at isusumbong kami kay lola at sa mga tita ko. Kasi po, yung tita po nila ang tumutulong po sa kanila sa mga pangangailangan nila. At isa po sa rule ng tita po nila ay bawal magsimba. Alam niyo po, during camp po, siyempre po dumadating po yung time na manghihina ka sa mga struggles. Tinanong po nung batang ito, Lord, gusto ko lang naman pong mapaglingkuran ka. Pero bakit po ito nangyayari sa amin? Alam niyo po, during last night po natin, nagrema po sa kanya yung sinabi ni Pastor Boy. Ang sabi po doon, ang kalooban ng Diyos ay dinidiskubre, pinapatupad, at pinaglalaban. Alam niyo po, doon po, nung narinig niya po yun, ay mas napalakas po siya. Andun po na meron siyang boses na naririnig na paulit-ulit ang sabi ng Diyos sa kanya, kumikilos ako sa paglilingkod mo. Amen po, na sa bawat isa po sa atin, basta andun po tayo sa kalooban ng Diyos, sabi nga po ni Pastor Boy, ligtas ka. Dumaan po yung struggle, dumaan po ang bagyo, andun po na ang Diyos po ay kumikilos. Amen po. At ito pong isang kabataan po, yung ate po niya, last 2020 po ay na-testify ko na rin po ito, na ito pong bata po na ito ay dumaan sa isang battle. Dahil pinili niya ang Diyos, dahil pinili niyang makadalo sa camping, na stop ang support sa kanya sa pag-aaral. Alam niyo po, itong kabataan na to, nung camp 2020, ay sinundo po siya ng papa niya.
Kasi nalaman ang tita niya na patuloy pala silang nagsisimba at umaattend sa camp. At bilang nagpapaaral po sa kanya, ang tita po niya ay may mga rules. Sabi po ng kabataan na to, handa po kong sundin lahat ng rules niya, except ay huwag dumalo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, during service po, nagpunta po yung papa niya, ang sabi, anak, umuwi ka na. Alam niyo po, sabi niya habang nagte-testify siya, alam niyo po, kapag ang papa ko po ang nagsabi o nag-utos, usually po, sumusunod po ako. Pero that time po, sobrang sakit na hindi ko siya kayang sundin. Sabi niya po, kasi mas hindi ko po kayang sundin yung tatay ko sa langit. Alam ko po na kalooban ng Diyos na magstay po ako sa camp. In short po, ito pong kabataan na to, tinapos niya yung camp despite na pinapili po siya camp o yung pag-aaral mo. Alam niyo po, sa pagpili po niya sa camp, andun po na tinapos na ng tita niya yung suporta sa kanya. At andun yung boldness niya. Sabi niya, tita, sorry, mas pipiliin ko po ang gawain ng Panginoon. Alam niyo po, that time, naka-enroll po siya sa isang university sa Quezon City. At alam po niya kung gaano kamahal ang kanyang tuition. At despite po na ganun po yung sitwasyon, alam niya po, andun po sa loob-loob niya, sabi niya, mas pinili po niya ang magstay. Mas pinili po niyang i-follow yung anointing. Dahil meron sa puso niya na nagsasabing hindi niya kayang iwan ang gawain ng Panginoon. Alam niyo po, pag-uwi po niya, andun po na maraming bulong ang kaaway sa kanya. Sabi po sa kanya ng kaaway, paano ng pag-aaral mo? Mali ang desisyon mo. At andun po yung pressure sa paligid niya, sa pamilya niya. Pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon nang dahil sa anointing. At ang Holy Spirit po ay always po tayong ginaguide sa tamang desisyon. Sabi nga po ni Pastor Boy, ang pagpalya sa pagsunod sa anointing, ang pagpalya sa pagsunod sa Holy Spirit ay pagpalya sa buhay. At alam niyo po, praise God po, every time po na andun siya sa struggle, andun yung bulong ng kaaway, alam niyo po, sabi niya, hindi po pumalya ang Diyos na i-remind ako sa mga pangako niya. Hindi po pumalya ang Diyos na sabihin niya sa akin ang kalooban niya. Alam niyo po, every time na andun siya sa struggle, meron siyang maririnig sa loob niya na sinasabi ng Diyos sa kanya, akin ka, sagot kita. Amen po. Alam niyo po, last Friday, after po ng Camp 2021, still, itong batang ito ay nasa battle. Alam niyo po, naka-enroll po siya ngayon sa public school. Pero kung hindi po niya makukuha yung credentials niya, sabi po dun sa school, baliwala yung pag-aaral mo, baliwala yung pagod mo. Alam niyo po, last Friday, andun po yung mga forwarded conversation ng mama niya at ng tita niya, na sinasabi po ng tita niya, kinonsinti niyo kasi, pinag-camp niyo na walang tuloy ng suporta. Wala kayong pangarap sa bata. Alam niyo po, ang tanging niya, sabi ko lang po sa nanay niya, mapalad kayo, nay, kasi naglilingkod ang anak niyo. Alam niyo po, lumipas yung isang taon, andun yung battle ng bata na ito, andun na nag-fit siya na mabayaran yung tuition niya para makalipat po siya. Alam niyo po, last Sunday, sobrang na-amaze po kami sa pagkilos ng Diyos. Amen po. Sabi ng Lord kanina, akin ka, sagot kita. Alam niyo po, last Sunday po, andun po na yung 16,000 na balance niya sa school ay nabayaran. At ang nagbayad po ay yung tita niya. Amen po. At sinabi po ng tita niya sa kanila, sige, payag na kami na magsimba kayo. Tunay nga po na walang matigas na puso pag ang Diyos po ang kumilos. Amen po. Na kapag po andoon, nakadikit po natin ang Diyos, andun po ang kayusan. Andun po ang himala. Amen po. At alam niyo po, ang isa pa pong mensahe sa kanya nung camp. Alam niyo po, ang isa po sa nagrema sa kanya, sabi po niya, kung ikaw ay circle,
Huwag mong isiksik ang sarili mo sa square. Dito po ni-remind po siya ng Lord na hindi niya kailangan i-please yung mga tao sa paligid niya. Na hindi niya kailangan ma-fulfill yung pangarap ng ibang tao sa paligid niya. Alam niyo po, during altar calling, palagi niyang naririnig, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, akin ka. Alam niyo po, itong kampo natin, sabi po niya, dito po, habang napupuri siya sa Panginoon, andun po, nanirimind siya ng Panginoon sa pangako niya 5 years ago. Sabi nga niya, alam niyo po, Pastora, nakalimutan ko na yung pangako ko sa Lord. Pero ang Diyos po ay naaalala yung pangako ko po sa Kanya. Alam niyo po, sabi niya, exact date, exact na lugar kung saan siya nangako ay pinaalala sa Kanya ng Diyos na sinabi niya, Lord, hindi ako papayag na hindi ka mapaglingkuran. Amen po. Na andun po na nire-remind siya ng Diyos sa pangako niya. Alam niyo po, during last service po, during altar calling, pagkalapit na pagkalapit niya, puspos na puspos siya, sabi po niya, meron pong bumagsak mula sa itaas. Mabigat po at ako po ay natumba. Alam niyo po, sa pagkakatumba po niya, merong pinakita sa kanya ang Diyos habang nakapikit siya. Alam niyo po, pinakita sa kanya ng Diyos na isa siya sa nagpipray, na isa siya sa mga nagli-lay hands. At dun po, pinakita sa kanya ng Diyos na yung palad po niya ay merong lumalabas na liquid. At nakikita po niya habang yung kamay po niya ay nagli-lay hands, ay dumadaloy po yung liquid na yun sa mga tao na pinagpipray niya. Sabi po niya, Lord, hindi ko po maintindihan. Ano po yun? Alam niyo po, tinatanong niya yung Lord kung anong meaning nung nakita niya that time. Alam niyo po, meron po siyang narinig muli na sinabi sa kanya ng Panginoon, yung salitang, akin ka. Alam niyo po, nagtanong pa rin po siya sa Lord, sabi niya, Lord, gawin mong malinaw. Alam niyo po, during altar calling, nung time po, ipagpipray na po siya, meron po siyang narinig na mahinang boses, pero malinaw na paulit-ulit na sinasabi sa kanya. Sabi ng Panginoon sa kanya, akin ka, gagamitin kita. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, itong camp na po ito, pinakita po ng Diyos yung himala, yung kaayusan. No, kung didikit lamang tayo sa Panginoon, yung imposible nagiging posible. Sabi nga po ni Pastor Boy, pakita mo ang pananampalataya mo at ipapakita ng Diyos ang himala. Alam niyo po, ito pong camp na ito, ni-remind po siya ng Diyos sa pangako niya. At mas naging malinaw po sa kanya yung pagkatawag niya. At sa bawat isa po sa atin, paulit-ulit po tayong nire-remind ng Panginoon, na-discoverhin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po sapat na alam natin, pero ang sabi niya, ito ay pinapatupad at pinaglalaban. At tunay nga po na walang kalugihan kung ipaglalaban po natin ang para sa Diyos. Kaya patuloy po tayo na maglingkod, patuloy po tayo na dumikit sa Panginoon. Kasi anuman po, ang struggle na kakaharapin po natin sa paglilingkod, sabi nga po ni Pastor Boy, basta nasa kalooban ka ng Diyos, ligtas ka. Amen po. Sige po, close po tayo sa isang panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa nagkaraang camping, Panginoon, na pinaranas mo yung presensya mo, yung pangungusap mo, Panginoon. Lord, patuloy agad na dalangin namin, Panginoon, na mas malaman pa namin yung perfectong kalooban mo sa amin, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng boldness, Panginoon, Lord God, na ipatupad ito at ipaglaban ito, Panginoon. Lord, patuloy agad na manguna ka, Panginoon, Lord God. Patuloy agad na samahan mo kami, Panginoon, Lord God. And Lord, alam namin hanggat kasama ka namin, hanggat kadikit ka namin, Panginoon, Lord God, andoon o Diyos na kumikilos ka sa aming paglilingkod, Panginoon. Lord, salamat o God, patuloy God na papasalamat kami sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po. God bless po.